portion is brought to you by Unaco, 50 taong kagapay sa tagumpay. Hello po mga agresers at sa mga interesado o nagbabalak na pasukin ang negosyong babayan. Nandito po tayo ngayon sa Nueva Ecija kung saan may tinatangkal na seminar tungkol sa wastong pag-aalaga ng baboy. Kaya mag-seminar na kayo dahil maraming mapupunod na aral dito. Kapag ang pagbubuntis ay success, dapat tuloy-tuloy lamang ang mabuting nutrisyon para malusog ang inahin at mga baik nito. Kung maaari po sana, di ba, nabulog na po yung inahin natin. So as much as possible po sana, sa unang buwan, huwag po natin gagalawin. Kasi doon po yung kumakapit po yung mga itlog, doon sa katawan ng inahin natin na nagiging biik. Kasi once na ginalaw niyo po yun, maaaring magkaroon ng problema sa pagkapit ng itlog, mapapawasan niyo yun po yung magiging biik natin. Kung hindi ho may iwasan na kailangan natin magbigay ng mga antibiotic, pwede ho siguro natin gawin is yung pinapainom na lang. Ano ho, yung mga powder. Iwasan mo sana natin yung pag-i-inject. So kung kailangan natin mag-inject tulad ng mga bakuna, may mga bakuna po kasi tayo binibigay sa mga inahin habang sila i-test. Para pag nagpa-dede po sila, ay na-dede po ng mga PAQ, protection na nanggagamit po sa bakuna. Ano ho. So pinakamaaga ho kadalasan binibigay ng bakuna mga around 75 days. So, pwede ho kayo magbakuna dyan yung mga cholera o kaya naman po yung mga mycoplasma. Pumadaas po ang cases ng pneumonia sa babayan natin. And then kung maaari ho rin po sana pagdating na 105 days ng pagbubuntis, ay purgahin na rin ho natin yung ating mga inahin. Para maiwasan ho na maipasa yung mga bulate doon sa kanilang mga piik. So, alam naman po natin yung huba na ang pagbubuntis ng baboy ay nasa 114 days. So as much as possible po sana, pag malapit ng mag-anak yung inahin natin, paliguro na maigi, kuskusin po natin yung inahin para matanggal po yung mga tae-tae. Kasi po yung mga tae-tae po na yan, baka maaari po mayroong mga namang itlog ng bulate na pag nakain naman ng mga biig natin, sila naman po ay makahawa. So pakilala ko na rin, sinasabi natin kanina, isang aspeto ng pag-aalaga ng baboy is yung pagpapakain. So, sa micro lab ko, mayroon kaming dalawang klase ng pagkain para ho doon sa mga inahin. No? So, under po ng Mama Pro, nandyan po yung Mama Pro Developer sa Mama Pro Milk Maker. So, yung Mama Pro Developer po natin, so ito po yung pagkain natin para sa mga inahin na nagbubuntis. Ang feature po niyan, meron siyang fertility enhancing factor na tumutulong upang maparami po yung piik. So, ang ginagawa niya, pinutulungan niya po yung katawan ng inahin para maglabas po ng mas maraming itlog. So kung mas maraming itlog po ang ilalabas sa katawan ng inahin, may chance sa atin po na mas maraming bake ang mabubo. So yun po, yung ginagawa ng ating fertility enhancing factors. Then meron din po yung immunonutrients. No? So yung immunonutrients naman po ang ginagawa nito, pinapatipay niya yung resistensya ng katawan ng inahin. Kasi alam naman po natin, once na nagkasakit ang inahin, apektado ang bake, yung pinagbubuntis. Ano po? Then meron din po siyang C-factor na nakakabawas po doon sa masangsang na amoy ng ating mga, sa dumiho ng ating mga baboy. So, yun po yung kanilang mga features. Para sa tuloy-tuloy ng pagpulot ng hog raising tips, tara, kita-kits tayo linggo-linggo. This portion was brought to you by Unaco, 50 taong kagapay sa tagumpay.